Hello, hello, hello mga mare! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, for today's video, magluluto tayo ng ginataang langka na may hipon. Ayan, natin ang isuti ang ating luya. Isa din ba kayo mga mare sa mga misis na nahihirapan mag-isip ng kanilang uulamin sa pang-araw-araw? Pwes, isa itong alternative na ulam. At itry nyo na din to sa inyong mga bahay. Ayan, atin na din ilagay ang ating onions. Ayan, isutay lamang natin ito hanggang sa lumabas ang aroma ng ating mga inilagay. Itong ulam na to mga mare ay madalas namin na inuulam dahil napakasarap nga naman talaga. Lalong-lalo na kapag may hipon, o di naman kaya kapag walang hipon ay karne ng baboy ang aming inilalagay. Masarap ito mga mare sa mga mahihilig sa mga may gata na ulam. Ayan, perfect na perfect ito mga mare. Ngayon, ilagay na din natin ang ating bawang. Hintayin lamang natin ito mga mare na lumabas nga ang aroma ng mga ito bago natin ilagay ang ating hipon. Ayan, sa puntong ito mga mare ay pwede na natin ilagay ang ating hipon. Ayan, dahan-dahan lamang po sa paglalagay dahil mainit po ang ating kalan at kaserola. Ayan, baka tayo ay mapasok. Tingnan nyo naman yan mga mare at ang lalaki nga naman talaga ng aking nabili na mga hipon. Ayan, atin lamang po itong lulutuin hanggang sa mag-iba ng kulay ang mga hipon. Dahil mamaya kapag atin ito inilagay ulit ay mas maluluto pa po ito. Ayan, kita nyo naman yan at talagang napakaganda nga naman ng kulay nito. Ayan. Kapag wala na po kayong nakikita mga medyo maputla-putla na kulay dyan, ay pwede na natin hanguin ang ating hipon. Ayan, maglalagay lamang tayo ng konting asin, pampalasa na din mga mare, at paminta. Ayan, tignan nyo naman yan mga mare at napakaganda ng kulay ng ating mga hipon. Sa puntong ito mga mare ay atin na silang hanguin isa-isa. Ayan, para lutuin din naman natin ang ating langka. Ayan. Tignan nyo naman yan mga mare, ang lalaki po ng hipon nating nabili. Hindi ko na po nabilang mga mare kung ilang piraso po ang ating hipon. Pero ayan, atin nang ilagay ang ating langka. Ayan. Sa pagluluto po na ito mga mare ay hindi naman ganun katrabaho. Dahil ang matrabaho lang dito mga mare ay ang paglilinis ng hipon. Siyempre ang pagbabalat na din ng langka. Pero may mga nabibili naman mga mare na nabalatan na nauna. Ayan. Atin na lang hugasan, ganun. Ayan, maglalagay tayo ngayon ng patis mga mare. Depende na rin po sa inyo sa kung gaano kadami ang inyong ilalagay. Basta tantsahan na lang din po mga mare kung gaano kaalat ang gusto niyo ang lasa ng ating ginataang langka. Ayan mga mare, atin nang ilagay ang pangalawang gata.
Ayan, haluhaluin natin itong mga mare para sa ganun ay maiwasan na masunog ang ating langka. Ayan. Maglalagay po tayo dito ng ground black pepper, mga mare. Ayan, maglalagay din po tayo ng shrimp cubes. Ayan, dalawang shrimp cubes po ang ating inilagay, mga mare. Para sa ganun ay perfect na perfect ang lasa ng ating ginataang langka. Nagtataka po siguro kayo kung bakit lagi na lang madami ang aking mga niluluto, mga mare. Pero itong niluluto ko po, mga mare, ay maghapon na naming ulam ito. Kasi po minsan ay wala na akong oras na magluto pa ng ulam sa hapon, kaya ang aming ginagawa ay isahan na lamang po. Ayan, atin na pong ilagay ang purong gata. Tignan nyo naman yan, mga mare, at napaka-creamy niyan mamaya. At sobrang sarap, mga mare. Ayan, takpan muna natin ito at hintayin kumulo. Masarap din ito, mga mare, kapag ang sahog na ito, mga mare, ay yung tinapa na nabibili namin sa aming probinsya. Pwede din po yung tinapa na nabibili sa inyong mga lugar. Dahil sobrang sarap po na ito, mga mare. Kahit anong isahog mo po rito ay masarap po talaga dahil nga po sa kanyang gata. Ayan, haluhaluin lamang po natin ito para sa ganun ay masiguradong hindi masunog ang gata at ang ating langka. Ayan, sa puntong ito, mga mare, atin ang ilagay ang ating hipon. Dahan-dahan lamang po ang paglalagay, mga mare, at baka magtalsika naman ang gata ng ating niluluto. At mainit-init na po yan. Ayan, hintayin po natin itong kumulo, kaya takpan muna natin. Ayan, medyo kumikibot-kibot na nga po ang ating niluluto. Siyempre, titikman natin yan, mga mare, para alam natin kung ano ang i-adjust natin sa ating niluluto. Ayan, at nagdagdag nga po ako dyan, mga mare, ng patis dahil nakukulangan po ako sa lasa nito. At nagdagdag din po ako ng asin. Ayan, haluhaluin lamang natin ito, mga mare. Tignan nyo naman yan, mga mare. Mas kitang-kita pa po yung sahog nating inilagay kaysa sa langka na nating main dish. Ayan, o main ingredients. Ayan. Hintayin na lang po natin na kumulo ito, mga mare, para sa ganun ay malaman natin kung luto na po ba ang ating mga inilagay. Ayan, sa puntong ito, mga mare, ay kulong-kulo na nga po siya, kaya naman haluin ulit natin para sa ganun nga ay hindi masunog ang ating gata at syempre ang langka. Tignan nyo naman yan, mga mare, at itsura pa lang ay nakakatakam na nga talaga. Ayan, nagdagdag ako ulit dito, mga mare, ng asin dahil nakukulangan pa rin ako sa lasa nito. Ayan, depende pa rin po sa inyo, mga mare, kung gusto nyo po yung medyo maalat o yung sakto lang yung alat. And ayan, naglagay din po tayo ng sealing green po dyan. Ayan, dagdag pampakulay na din at pampabango at dagdag linamnam sa ating niluluto. Pagpasensyahan nyo na po, mga mare, kung may mga naririnig kayong ingay sa aming paligid. Dahil habang nabavoiceover po ako ay may gumagawa po sa aming kapitbahay. At sadyang maingay po talaga dahil may mga sasakyan na dumadaan, may mga gumagawa ng bahay at may mga maingay na bata.
tikman ulit natin mga Mare para malaman natin kung sakto na nga ba ang lasa nito. Ayan mga Mare, malapit na pong maluto ang ating ginataang langka. Hintayin na lamang po natin na kumulo ng kumulo pa. Ayan, kita nyo naman yan mga Mare at sadyang nakakatakam. At sadyang gustong-gusto mo nang kainin kapag ito ay nakikita mo. Kaya naman mga Mare, ano pa bang hinihintay nyo? Magluto na rin kayo sa inyong mga tahanan ng ginataang langka. At depende na sa inyo kung ano ang inyong isasahog. Dahil lahat naman po ng sahog ay caring-carry dito. Sadyang mapaparami ka ng kanin dito mga Mare kapag ito ang inyong nilutong ulam. Ayan, dahil tapos na naman po tayo sa ating isang cooking video, gusto kong magpasalamat sa ating mga taga-suporta na walang sawang nanonood sa ating mga video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!